pupuksain of death. Tuwing nalalapit ang punta sa Bansang Mexico, meron silang kakaibang pista para sa mga itinuturing nilang santo. Napakalawak ng Pilipinas at kagaya ng nakikita nyo sa mapa ay pulo-pulo ang lupain nito. Pulo-pulo ang lupain natin. Kung kaya naman, kahit majority ng mga tao ay Kristiyano, ay iba-iba pa rin tayo ng pagkakakilala sa ating Diyos. Tulad halimbawa ng Santa Iglesia Katolika Romana na pangunahing relihiyon dito sa Pilipinas. Ako man o ako rin ay isang Katoliko, naniniwala sa iisang Diyos na may tatlong persona. Naniniwala rin ako sa mga santo na kada araw ng taon ay may kanya-kanyang kapistahan. Pero alam nyo ba na sa Argao Cebu, dito sa may parting Visayas ng Pilipinas, ay mayroong kakaibang santa? Tara, samahan nyo ang kilalanin sa Argao Cebu, ang last santa Muerte na sikat doon sa baryo nila. Alam nyo ba na sa kabila ng kakaibang itsura nito, ito rin ang pinakasikat at kasamang pumaparada tuwing sumasapit ang araw ng Kuwaresma. Pero bidang-bida ang santa na ito tuwing sumasapit ang Biyernes Santo kasi nga La Santa Muerte o Santo ng Kamatayan. Nangunguna ito sa pila tuwing sumasapit ang nasabing araw. Medyo may pagiging kakaiba ang itsura nito, para sa akin weird pa nga. Na talaga namang kahit sino ang makakakita, magtataka talaga. Dahil bagaman gawa ito sa puting-puting ivory, kalansay ito at bungo na nadadamitan lamang ng itim na damit at may kapang kulay asul. Imagine, Santo ng Kamatayan na nakahilera sa mga puon. Pero sabi naman ng mga alagad ng simbahan ay hindi naman talaga nila itinuturin na santo ito. Bagkos ay tagapag-alaala lamang ito ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo na siya namang nagligtas sa atin. Di kagaya sa Mexico o sa parteng Latin America na talaga namang pinaghahandaan tuwing sasapit ang araw ng kapistahan ng patron na ito. Sa ngayon ay pinangangalagaan ito ng pamilya Aguilar. Take note, minana pa nila ito sa kanilang ama na minana rin naman sa kanilang lolo. At naging panata na nga ng kanilang angkan o ng kanilang pamilya ang gawaing ihanda ang nasabing ribulto tuwing Kuwaresma. Sobrang napakahalaga ng ribultong ito sa pamilya Aguilar. At napakapositibo daw ng naidudulot nito sa kanilang pamilya. Pero noong early 90s daw ay may mga taong nagpakilala ng mga alagad ng simbahan ng mga taga Bohol at nagsabi na hiniram lang daw ang ribultong iyon ng kanilang ninuno sa Bohol Church. At babawiin na raw nila ito. Pero hindi nagtagumpay ang mga loko. Kasi nga, alam ng pamilya kung gaano kahalaga ang La Santa Muerte. At dahil nga sa mga ganitong pangyayari ay minabuti ng mga angkan ng Aguilar na matapos ang Holy Week ay pinaghihiwa-hiwalay nila ang iba't ibang parte nito. Iba't ibang parte ni Santa Muerte at ipinatatago sa magkakahiwalay na pamilya ng angkan nila. Sikat na sikat ang ribulto na ito sa Argao Cebu. Kahit na medyo mukha itong Grim Reaper ay di dapat ito katakutan. Dahil nga, ipinaalala lamang nito ang huling yugto ng buhay natin. At ipinaalala rin nito ang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo para lang mabuhay tayo. At kapag namatay nga naman tayo, ay siyempre mabubuhay tayo ulit kasama siya. Siyempre, mangyayari lang yun kung magiging mabuting tao tayo dito sa lupa.